Welcome back mga anak sa isa na namang episode ng Lutong Bahay ni Tatay. Ngayon magluluto tayo ng napakasimple pero napakasarap. Stir-fried beef with broccoli. Simulan na natin mga anak. Siyempre unang-unang gagawin natin, mag-isa tayo ng garlic. Kung gusto niyo mas maraming garlic mga anak, kayo nang bahala, damihin nyo. Mas masarap yan, maraming garlic. Pag nag-isa kayo ng garlic mga anak, siguraduhin lang natin na mahina lang ang apoy. Para hindi maging mapait ang ating garlic. So after a few minutes, ilagay na natin ang ating beef. Iyan ay sirloin na mainipis lang ang hiwa. Medyo lakasan niyo ang apoy mga anak. So habang niluluto natin ang ating beef mga anak, nilagyan ko na rin niya ng paminta o black pepper. Pag magluluto kayo nito mga anak, siguraduhin na malambot na beef ang inyong gagamitin. Huwag kalimutan mag-subscribe mga anak. So pag naluto na ang ating beef mga anak, lalagyan natin yan ng 2 cups ng water. Siguraduhin yung yan, kudkudin nyo yung mga nasa ilalim niyang ating kawali. Kasi yan talaga, nandyan ang flavor. Kaya importante na makuha natin yan. So after ng 2 cups ng ating water, lagyan natin yan ng 2 tablespoons ng soy sauce. At lalagyan din natin ng 3 tablespoons naman ng oyster sauce. So after nating ilagay ang oyster sauce mga anak, haluin lang natin para manuot ang lasa ng oyster sauce at ng soy sauce na ilagay natin sa beef. Hintay lang natin yung kumulo. At pag kumulo na yan mga anak, lalagyan natin yan ng pampalapot, ang sauce. Lalagyan natin siya ng cornstarch slurry. Kayo nang bahala kung gaano kalapot ang gusto nyo mga anak. Kung gusto nyo mas marami pang sauce, pwede. Dagdagan nyo lang yan ng water. Kung meron kayong beef stock, chicken stock, pwede rin dyan. Kung wala naman, plain water is okay na rin yun. Para sa akin, okay na yung ganyang kalapot. Pag okay na sa inyo yung lapot at ang lasa, pwede nating ilagay ang ating broccoli. So again, haluin lang natin maigyan mga anak, ano? Para makot ng ating sauce ang ating broccoli. Ayan lang natin kumulo ng another 3 to 5 minutes yan para maluto ng tuloy yan ang ating broccoli. Napaka-dailutuan ito mga anak, napaka-healthy. So kung nagmamadali kayo magluto ng pang lunch or pang dinner, eto, pwedeng-pwede nyo itong gawin. Maraming nakagusto nung broccoli na recipe natin, kaya gumawa ako na isa pang recipe na meron namang beef kasama ng ating broccoli.
So ayan na, nag-thumbs up na si tatay mga anak. Ready na ang ating food. Isa-serve na natin yan. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, at syempre mag-comment sa ating video na to mga anak. Maraming salamat sa panonood nyo mga anak. As always, ciao!